there's someone out there that is really good in arguing and has some evidences available that I can look into, then hindi naman matigas yung ulo ko into looking at it and then study it and then will be convinced if there is. But so far, I have tried that. I haven't been convinced for many years now. Please be advised that this discussion was taken from a perspective of an open-minded believer. We don't intend to promote or convert anyone to our beliefs, but rather to engage in a respectful dialogue. I ask that viewers approach the content with an open mind and respect to differing perspectives, including mine. Ikaw ba, sir? Pwede ka rin naman mag-celebrate ng birthday, ng New Year, ganyan. Mm-hmm. Meron kayong mga ganong celebration? When I was a Seventh-day Adventist, pinagsasabihan ko talaga yung mga nagsuspend ng Christmas na, hey, this is not biblical, this is wrong. That's when I was, ano, hindi ako sumasali sa piyesta, sinasabi ko talaga na this is wrong, walang piyesta sa ano. There's only yung may fiesta na specific sa Bible, but not this kind of fiesta. This is blasphemous. So nang aaway ako dati when I was a Seventh-day Adventist. Nangiilam ka pa sa kanila, no? Oo. Now that I'm an atheist, welcome na ako sa lahat ng religion. Invite me to Christmas, I'd join if I have the energy, yeah. No? Kasi magdedepende pa din sa mood ko. But hindi na siya bawal. I can go any kind of gatherings I want. Even nga kinukuha nga ako na ano eh, kinukuha ako na ninong. I'm not sure if it's religious na ano or it's the law. Parang law na yan, no? Parang sa marriage. Pinig ko tuloy. Ako para sa akin, ha? Siguro ang nagiging dahilan ngayon sa ngayong panahon kung bakit nag-iisip na mag-switch sa ibang paniniwala or mag-explore ang ibang tao. Kasi yung nangyayari na rin sa mga yung mga batas na sinaset ng religious group, siguro isa na rin yung sa nagtutulak sa mga tao para mag- expert ng iba't ibang paniniwala. Dahil na rin sa mga, minsan kasi feeling ko sila lang nagsaset nun eh. I mean, yung mga, may mga iba kasi na parang mga restrictions na sinaset lang ng mga parang hindi na biblical. Like, sa kanila na lang. Ako din naman, pero Christian ako ah. Yun lang, medyo open-minded or nag-accept ako ng mga ganong paniniwala. Kasi nga, hindi naman universal, parang ano bang tawag doon, yung paniniwala ng Christianismo ba, hindi siya universal truth ba yun matatawag, yung parang pag sinabi mong Christianity nag-a-apply sa buong mundo, kasi sa ibang part ng mundo iba naman ang kinalakihan nilang religion, di ba? So, iba yung feeling ko dati, when I was a Christian, I think it's universal and it thinks the universal truth. Ganun yung feeling ko dati na no, mali talaga itong mga Muslim, mali talaga itong mga Hindu, and... Ah, okay. Yung may, ibig mo sabihin, may mali, na hindi sila masasave, ganon? Hindi sila masasave. Ganon yun ako dati, as a Christian, oo. Iba ka, hindi kasi hindi universal para sa'yo. Mm-hmm. Hindi universal kasi pag napunta ka at may nakatrabaho ka mga taga-ibang bansa, iba yung paniniwala nila. Eh, katulad ng sinabi mo, paano kayo mag-work harmoniously kung kukontrayin mo na kukontrayin yung paniniwala nila? Eh, walang katapusan yun. Kasi part na ng kultura nila na ganun sila eh, di ba? So, you cannot just change them. Pero para mabuhay ka sa mundo, kailangan mong mag-adjust, kailangan mong tanggapin ng respetuhin ng paniniwala nila. So, naniniwala ako, basta naniniwala sa Diyos yung tao or may pinaniniwala ang Creator. Ayun, okay, ganun. Okay, wala namang problema. Hindi kasi, ano, yung iba kasing mga stick sila sa Catholicismo or Christianismo, yung mga ganun. Sobra kasi yung ano nila, yung parang, again, hindi yan mapupunta sa langit kapag hindi ka. Di ba? Nakarinig ka na ng mga ganun. Self-righteous, mga ganun. Yung mga taong simbahan, sasabihin na, kaya yung ganyan, hindi yan mapupunta sa langit. Kasi yung parang na-judge ka na nila agad ng ganun. Doon pa lang nakakarinig ka na paano pag nakasalamuha mo yung sa ibang parte ng mundo na ang sinasamba naman ay yung mga baka o di ba mga hayop o paano mo tatanggapin o di ba so ayun last na lang hindi ko na sige, sorry pa na napatagal tayo anong advice
mo, sir, sa mga tao na parang nagka-question yung faith nila or nagdaan sa mga katulad mo, yung mga parang pagka-question mo rin, anong maa-advise mo sa kanila? Don't be an atheist. Just stay where you are. It's fun to be with the community. It's lonely here. It's lonely. It's sad. It's probably naman sad. Oh, it's not easy. I know it's also very hard to be a Christian. Kasi yun din yung sinasabi ng Christian, di ba, na you have to be righteous, you have to be good. But it is also sad here. And it's also very challenging here because walang ang guide, eh. Walang anyone that will tell you the right path. So, yeah. Siguro advice is to keep searching kasi at the end of the day, you will try to find what fits you, eh. What describes you better. Eh. That's what I did. I didn't feel happy with the first definition I know about atheism, kaya hindi ko siya talaga tinanggap. Pangit naman yung atheist ako, tas hindi mo pala naiintindihan yun, hindi mo pala nag-gets yun, nakikibanwagon ka lang pala kasi rising na yung atheism. So, wag ganun. Understand it first. Do not accept the label if it doesn't fit you. Maghanap ka ng definition, I think, for ano yung babagay sa iyo. Kaya yun nga, naging agnostic atheist ako kasi yun yung pinaka-fit talaga na I don't know whether there is a creator or not. I don't know. I don't have any kind of strong opinion. But when we're talking about the Bible, I am an atheist. I don't believe in that God. I don't believe in the Muslim God. I don't believe. I even believe that they're not real. So that's another step. So kind of strong. I even believe that the Muslim God is not true. I even believe kasi may pero hawak. Atheist na ba 'yun? Kunwari, yung isang tao naniniwala sa araw ang Diyos niya. 'Yun nga sinabi ng friend ko, 'di ba, na naniniwala ka ba kay Zeus? Hindi. Naniniwala ka ba kay Muhammad? Hindi. So sabi niya, atheist ka na. Pero ang for me kasi is until na meron ka pang pinaniniwalaan na isa, whatever that God is, na the creator yan, hindi ka pa din atheist. Ang difference lang naman ng atheist tsaka sa Christian is pareho tayo Christian na hindi naniniwala sa Muslim, sa Hindu. Except that you have belief in the Christian God, I don't. So I am just one God lesser than you. So, yung naniniwala na ang Diyos nila ay baka atheist ba yun? Hindi, oo. They believe. Pero may creator silang pinaniniwalaan. So, that's how you can describe yourself. Siguro it's open-minded na believer. Naniniwala ako sa Bible. And may part na, it's a good story. Naniniwala ako naman yung nag-create sa atin. Kasi alam mo, kahit mga Christian naman, parang ipipilit pa rin nila na gano'n yung Diyos, ganito sabi ng Diyos, may makausap ka naman na ano ganito sabi ng Diyos. Parang iba't iba yata yung mga Diyos na pinagsasabi nyo. Parang baka they have their own definition of their God din, di ba? Even if they are using the Bible, iba-iba rin yung interpretation nila. So, siguro open-minded lang ako pagdating sa religion. Pero one thing is, when it comes to spirituality, I believe na may lumikha sa atin. I just respect other belief na may Diyos nyo to or Diyos nyo yan. I respect that kasi masaya nga ako doon kasi naniniwala ka na may nag-create sa iyo, eh, kumbaga hindi ka lang support. Masaya ako sa ganun. Pero yung paniwalain mo ako na kailangan sundin yun sabi ng Diyos mo, iba na yun kasi ano yun, interpretation mo na yun, eh, para sa yun lang naman yun sa same on that part. Nirerespeto ko din yung lahat ng beliefs. And sa point na dini-discourage ko silang maging atheist kasi nga yun nga ang may guide, eh. May talagang very black and white yung turo, eh. Wag mo tong gawin mo to. So if a person is may issue sa utak, may guide. So mayroon talaga siyang imagine yung may issue sa utak and then atheist siya, hindi siya naniniwala. How would he lost? Malolost siya. So, diba? I'm not saying na
capable lang ng mga taong magiging atheist, kasi ako okay ako na when I'm not saying that, I'm just saying na there is an advantage if ang religion is na-refine ng maayos, na build siya ng maayos, walang any kind of corruption na napapasok, walang any kind of deceit, so long as yun, so long as okay naman yung religion, then I'm good. Yun. Tsaka sabi mo nga, 'di ba, nakaka-attend ka ng iba't ibang church, 'di ba? Kasi ganoon din ako minsan, nadadaan din ako sa makikidasal lang ako sa Catholic church, parang ganoon, but I don't consider myself atheist. Basta merong part doon na pwede ako magdasal, magpray kay God kahit sa ano pa 'yan, Catholic church or sa Adventist church, nakikidasal ako. It's good. It's good to have this conversation na hindi tayo pareho atheist, kasi iba-iba yung opinions natin. And people can just weigh things out, can just listen, and then can just say na, hey, I agree with this, I don't agree with this. They should understand na napunta tayo sa ganitong position because of our experiences din. Hindi naman talaga yan talaga yan basta pinanganakan na ganito tayo eh. Talagang nag-navigate tayo sa spiritual tsaka sa religious na ano eh. So, kung nasaan man tayo ngayon, produkto yan ng na-experience natin at mga nakita natin sa paligid natin. Yeah, and one thing important din is, so long as we have very, even nga sa politics, divided tayo. So long as we respect each other, the person, we may not respect their beliefs, but so long as you respect the person, na tao sila, na nasasaktan sila, that's walang problema doon. Walang problema doon, di ba? Magiging harmonious tayo dito sa mundo. Pero may question ako sa'yo, sir. May question ako sa'yo. Dumating ka na ba sa point? Ilang years ka na atheist? 10? 10. Rough estimation, 10. Dumating ka na ba sa point na na-question mo? Kasi sabi kasi, di ba, at some point in your life, naniniwala naman ako doon na parang tatawagin ka or kumbaga magpaparamdam si God sa'yo or in a way na parang mapuprove mo that there's God. At some point in one's life, ako naniniwala ako na may magpapakita sa atin na, I mean, not yung papakita talaga, pero you will feel, parang maaano ka na parang may Diyos. Dumating ka na ba sa point na parang pinastion mo yung paniniwala mo sa atheism and parang switching back to there's, hindi, bagay agnostic ka naman, atheist agnostic ka naman eh, di ba? Oo. Sa early stage ng atheism ko, maraming beses na babalik ako sa theism, maraming beses na am I really, I'm even blaming myself, no, baka din, katong yung joke ko kanina na I doomed my father and mother to hell. That was it, and yung na-convert ko sila into atheist, si tatay naging atheist, tapos si mama naging deist. It took me many years, no, na mabother talaga sa fact na yun, no. So maraming instances na nagwo-wonder ako sa position ko na, hey, is this really the right position, will something happen, and will my position change? That's the early stage. Now I'm at early. Na parang naging veterano na ako dito. Ang ano ko na lang talaga is, if there's new information and that new information will convince me, then hindi naman ako magpapamatigas ng ulo na hindi magpapa-convince. If there's someone out there that is really good in arguing and has some evidences available that I can look into, then hindi naman matigas yung ulo ko into looking at it and then study it and then will be convinced if there is. But so far, I have tried that. I haven't been convinced for many years now. And I think yun ang nagiging trajectory na. Mas magiging hindi pa ako convinced the more I listen to believers. Kasi yun lagi ang nangyayari with the many years na I've been here. So hindi na ako takot na baka maging, no, not takot. Hindi na yung nagwa-wonder ako if I'm right or wrong. Nandun na ako sa position na I'm nagso-solidify yung belief ko. Nagso-solidify lagi. So
hindi na ako takot na, hey, if I meet this person, baka maging hindi. I'm willing to talk to him and I'm willing to hurt him or her, and I'm willing to accept the things that I don't know. And even if I accept them, I won't still be, for example, hindi mo alam ito about sa Bible verse na to, it won't change anything with my atheism. It will only change my knowledge about the book. Kasi ganoon pala ang teachings doon sa specific na chapter na yon. So magbabago lang yung literary knowledge ko sa Bible. It won't make me a believer. Literary lang na knowledge ang nabago. Kasi at the end of the day, I will still ask for evidence and good arguments for your God. I'm not gonna be convinced with just believe and have faith. Mahirap yun. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa isang Muslim na totoo si Jesus and just believe and have faith. No, it's gonna be a debate. Yeah. It's gonna be, diba? Hanggang ngayon nga, debate pa yun eh, diba? At the Bible is a good parang storybook. Makikita mo dun, kahit na parang panluma na yung kwento, andun pa rin kasi mga basic na parang wisdom na makukuha mo. Pero hindi ako din maka talaga yung kung anong chapter sa Bible to. Hindi ako ganun. Tapos yung per word, by word. Hindi. Basta yung mga ano lang, yung mga practical na itinuturo sa Bible na na-apply natin ngayon. Yan, yun yung mga, yun lang yung mga kinukuha. Ayun, okay. Sir. So, meron po ba kayong, napatagal na tayo, pasensya na. No worries. Meron po ba kayong final word sa mga nakikinig sa atin? Go to my channel. Siguro isi-share ni Anne yung channel ko sa description. Kasi yung channel ko po is intended for Christians and believers, not for atheists. I hate my fellow atheists. Sorry, but it's not meant for atheists kasi the contents I have in there are to make it clear to you na hindi kami masasamang tao, hindi kami mamatay tao, hindi namin pababagsakin ang church. Ganun kasi yung mga fear eh, na ipopromote namin ang kabaklaan at ipopromote namin ang kahalayan. Oo. So hindi po ganun. We have individual minds din as an atheist. We have very different na mga opinions about politics. Basta ang common denominator lang talaga namin is narinig namin ang claims for God, we just don't believe, and we're finding better na ideas about how the world came to be, how there are many species in this world. So hindi ito na nakabasa lang ako ng Charles Darwin ay naging atheist na ako. Hindi ganoon. Ang nangyari is I have listened to your claims for many years. I have asked questions for the claims of creation of Adam and Eve and Genesis, and hindi lang talaga ako na satisfy sa mga sagot ninyo. Kaya yun na hindi na nang napunta ako sa non-belief, and I am exploring now other answers kasi ang hirap naman mag-go through life na walang other explanation kasi ang alam ko lang is creation ni dati. So what then if hindi galing, if hindi creation ang nangyari, what then? So yun, nag-explore ako, but doesn't mean no na scientist na ako now. Doesn't mean like that, or I'm just a normal person na busy din sa life, na nagtatrabaho din, na nagtatanong din. So walang pinagkaiba sa iyo na isang Kristiyano. The only difference is I don't go to church, and that's it. Okay, sir, yung link sa Facebook mo para ma-share ko din, saan mo na lang po mamaya? Wag sa Facebook, siguro sa YouTube. Ay, sorry, sa YouTube pala, sabi mo YouTube. Facebook ko puro meme lang. Ayun, magdadagdag ako bago tayo mag-end. Magdadagdag ako dun po sa mga nakikinig. Parang disclaimer lang na lahat ng mga nabanggit namin dito or yung mga sites namin or position, lahat na yun ay naging base sa personal na experiences namin. So, we can never tell kung tama o mali, di ba? At sana ay nabigyan kayo ng linaw sa interview na ito. At ikaw ba, sir, meron ka po bang tanong sa akin? Sa akin? Maybe on our next if we have. Oo. Given the chance. Actually, iniisip ko nga yung parang can an atheist or agnostic
parang middle ground ng Christian and ganun. Hmm. Pwede bang may karon tayo ng talk na ganun? Yeah. Parang sure. Kakausap kausap din tayo ng isang believer tas ikaw tapos we'll find some middle ground para para mas maano lang natin, mapag-meet natin yung dalawa, mapaglapit natin. Hindi ganun kasama ang atheism sa society kasi ang parang stigma doon na parang ang negative-negative ng ano. Negative. Oo, parang kala mo sa demonyo ka na or black ano ka na, diba? So ayun sir, so salamat. Oo, since pumayag ka sir, mag-a-arrange ako ng yes, ano, sige discussion po. Sige for po. That. Salamat sir, pasensya na, ginabi po tayo pero sobrang salamat dahil napakabilis mo pong kausap. Thank you. Salamat po. Until next time sir, salamat po. Sige po, bye-bye. Bye po. So ayun, marami pong salamat sa mga nakinig. Sana po ay meron po kayong natutunan or nakapagbigay po ito ng linaw sa position ng atheism. Magkaroon tayo ng more tolerance sa paniniwala ng iba. Kumbaga paniniwala ng mga non-Christian, paniniwala sa mga kumbaga non-believers, at magkaroon din tayo ng deeper understanding sa iba't ibang beliefs ng tao at iba't ibang values. Gaya nga nang narinig ninyo, I'm planning to have kumbaga is this just a discussion lang to, I need to debate. Ayoko actually ng debate. Para magkaroon lang tayo ng middle ground kung paano mag-work out or mag-meet yung isang atheist or atheist agnostic at isang Christian. So ayun po, sa mga hindi pa po nagla-like at nagsasubscribe, please like po and subscribe to my page. At ayun lang, marami po salamat sa inyong lahat at magandang araw po.